Okay, so meron akong naka-ready na kasi dito na thumb drive, okay? Na 8GB to na nakalagay na rito yung ano, yung Linux installer, okay? Papakita ko na lang sa inyo sa separate video kung paano kong ginawa to. Okay, so ipa-plug ko lang to, tapos pag nag-boot ako, magbo-boot lang ako dito instead of dun sa hard disk. Dito ako magbo-boot. Okay, pwede kong i-override yan eh. So, okay. Ang unang-una kong gagawin, pwede ako mag-Control-Alt-Delete para mag-restart. Okay? Restart ko muna siya. Okay? And then, I'll make sure na mag-boot up siya doon sa, okay, I'll press delete. Okay? Pag pumasok na yon, kita niyo yung screen yan. So, papasok ako dyan sa UEFI BIOS na yan. Okay? Nakikita niyo na yan. UEFI BIOS. Tapos, yan, dito sa saan ba yun? Boot option, okay? Yan, babaguhin ko lang muna yan, temporary. Okay? So, yan, ito yung hard disk ko, yung Hitachi. Actually, yung Ubuntu na yun, yun na yung UEFI boot nung hard disk. Pero, meron kasi naka-install dun eh. Gusto ko pakita sa inyo yung bago. Okay, so yan, makikita nyo. Ito yung PNY USB 2.0. Ayan yung installer ko ng Linux. Okay, so I'll boot doon sa UEFI na yon na USB. Okay, so escape lang ako, tapos quit. Okay, kailangan ko pumunta rito, save and exit setup. Okay, so doon na siya magbo-boot. Tingnan nyo ha, okay, yan. hindi pala ito naka SSD. Yan, okay. So, ito, start Linux Mint Cinnamon. Okay, 19.2 yung version ko. Meron yatang mas bago eh. Pero okay lang yan. 64-bit. Okay, let's hit this one. Okay, start Linux Mint. Enter. Linux Mint icon. Yan, okay. Teka, kukuha ko ng mouse. Okay, borrow muna ng mouse. Yan. So, iyan yung desktop na yan. Okay. Plug ko lang itong mouse ko. Okay. So, yan ano. Hindi pa yan yung ano, hindi pa siya naka-install yan. Preview pa lang yan. Yan ang maganda sa ano, sa feature ng Linux tsaka ng Ubuntu. So, bago mo siya install, actually, pwede mo na siyang i-preview. No? Doon pa lang sa USB, mapipreview mo na siya. Kung ano yung itsura niya. So, ito yung desktop niya. Parang similar din sa Windows. Meron kang My Computer, Home Directory. Tapos, ito yun na pag gusto mong i-install na yung Linux. Tapos, meron din siyang yung start panel. Diba? Tapos, yan. Ganun din. Ano? Meron siyang groups, graphic apps, accessories, internet, office, ganyan, diba? Sound and video, yan, yung mga yan, ano, sa mga settings, yung mga apps, kung mapapansin nyo, pag pumunta kayo sa office, may kasama na siyang calendar, okay? So, ito, very important, no, lalo na yung pagka nagpa-plan kayo, plan ahead, no, yung calendaring, very important to. Tapos meron na siyang libre. Oh, ito yung sasabi kong database na kasama sa kanya, no? Pero medyo ito hindi naman to ginagamit usually sa school pa na ano, lalo na sa mga high school. Ewan ko, hindi siguro nila pinag-aaralan pa to sa high school. Pero yung usual na ginagamit, yung libre Office Calc, no? Ito yung equivalent niya ng Microsoft Office Excel.
Okay? Ito naman yung ito yung Office, yung Microsoft, it's not Office actually. Yung Microsoft meron siyang tinatawag na Visio. Okay, for graphic application. Dito naman meron siyang Office Draw, okay? Ito yung pag gusto niyo gumawa ng mga diagrammatic illustrations, no? Halimbawa, workflow or hierarchy, yung mga ganon, circuit diagram, pwede nyo gamitin yan. Ito naman yung parang, ano, ito naman yung equivalent ng Microsoft PowerPoint nila, no? Itong Impress. Actually, nagamit ko na to. Papakita ko rin sa inyo to later on kung paano yan. Ito naman yung word processor nila, yung word MS Word equivalent nila, no? So hindi niyo talaga kinakailangan na kailangan Windows or ano, hindi naman eh. Tsaka itong mga to, pwede niyo siyang i-save as doon sa mga format na 'yon. Okay, we'll go through a separate video tungkol diyan, okay? So, just a overview lang para makita nyo yung desktop niya. So, pag nag-browse ka, ganun, ito yung parang explorer niya. Ito yung Windows niya, no? File Explorer. So, medyo iba yung ano, yung file system ng Linux. May pagkakaiba siya ng konti, no? Actually, ano lang naman eh, yung arrangement lang naman niya eh. Pero, kagaya niya, no? Pag gumunta kayo ron, dun sa meron kayong desktop, documents, downloads, no? Pretty much the same din dun sa Windows. Although, may mga kailangan kayong malaman pa, no, na difference dyan later on. So, yeah. Close natin to, tapos install na natin siya. Yan. So, medyo matagal mag-install eh. So, forward ko na lang siguro pagdating sa ano. Okay, so yan. Selection ng language, okay? English. Kaya kung gusto niyo ng Filipino, no, meron din yata. So, yung layout ng keyboard ko is English US. Okay. Hindi na muna yan. Okay. Pero, kung i-install nyo to, mas maganda yata, naka-check yun. Okay. Install lang muna natin siya, no? Erase disk and install Linux Mint. Okay. Nababasa nyo ba? Sa tingin ko nababasa nyo naman. Okay. Erase disk and install Linux Mint. Dito ako. Okay. Gusto ko ng clean install eh. Okay. And then install now. Okay. Write the changes to disk. Continue. Ganun lang kadali. Tapos sa place nyo. So, ako kasi nasa Hong Kong ako eh. So, yun ang lalagay ko. So, lagay nyo. Ay, China time. Hong Kong, sorry. Oh, ayun na. Same lang yun. Okay. Okay, so, simplihan ko lang. Ano nga ba yung pangalan ko rito? Okay. So, lagay nyo lang na computer name. Tapos yung username and then password. Okay, simple lang. Okay. So, login automatically. Okay, para hindi na siya nagtatanong. Yan, ganun lang. So, magka-copy na siya ng ano, magsa-setup na siya. No? Okay, so matagal-tagal yan. Pupost ko muna. Babalik ako mamaya. Yan. Okay, guys. So, tapos na siya, no? So, makita nyo, tatanong na siya. Okay. Ano ko nababasa nyo? Dito. Yan pala. Continue testing or restart na. Okay? So, mag-restart na tayo. So, restart now. Yan na.
Okay, so remove the installation medium, then press enter. Okay, so may mga instruction naman siya eh. Hindi siya ganun kahirap i-setup. So yung sa BIOS niya, hindi nyo naman na kailangan baguhin siya. Yung mga BIOS ngayon, ano eh, parang automatic na rin siya nag-a-adjust eh. So, ganda rin yung desktop niya. Hindi na kagaya ng dati. Actually, ngayon, very matured na talaga siya compared dun sa noon. Na medyo mahirap siyang gamitin kasi sa Linux kasi kailangan medyo marunong ka sa command line. Yun pa, no? So, siguro later on, pakita ko sa inyo yung basic nung sa command line ng Linux. May mga instance kasi na nagkakaroon siya ng error. Tapos, hindi nyo na alam kung anong gagawin nyo, kung paano siya mag-boot, gano'n. Pero ngayon, ano na eh, very stable na siya. Hindi kagaya dati masyadong marami siyang error pagka ito usually diyan kayo pupunta sa terminal, no? Sa terminal na yan. Tapos magko-command kayo. Halimbawa, mag-a-update kayo, ganoon. Sudo, ta-type kayo ng mga command kayo, apt-get update, something like that, no? Tapos ta-type niyo yung super do password niyo. Yan, tapos lalabas siya ng ganyan, ano? Yan, ganyan. Kaya medyo intimidating siya sa mga bagong user lang. Pero actually, ano, very fun siyang matutunan, ano? So, halimbawa, mag-change ka ng directory, pwede mo naman rin gawin dito sa, ano, sa may Windows Explorer naman na siya ngayon, eh. So, yan, ano? So, kasi yan, lahat ng yan, accessible yan through command line also, no? So makikita nyo, halimbawa kung gusto ko malaman yung directory kung nasan ako, ayan, ano, yan yung laman ng directory. Siguro yan sa ibang session natin i-tackle natin yan. Okay, so ayun lang siguro for now. Okay, thanks guys for watching. And kung interested pa kayo doon sa mga susunod kong videos, actually meron akong ano, no, meron pa akong inaantay pa yung Raspberry Pi. Kung narinig nyo na yun, search nyo na lang, no, maraming videos about doon. It's called a single board computer, no? So yun ang siguro later on makikita nyo yun sa mga susunod kong video. So kung gusto nyo makita yung mga projects na gagawin ko tsaka yung mga yon, mag-subscribe lang kayo dun sa channel ko and panoorin nyo, ganun. And share nyo kung gusto nyo dun sa mga kabro ko, mga kabro ko dyan, yung mga anak ninyo kung gusto nyo matuto ng basic about computer. So panood nyo sa kanila to. Okay, thanks.